Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, grabe ang ating Bipinday Sara, may latest siyang pahayag. Sabi niya, kung kalaban na kita, kalaban na kita habang buhay. Grabe, astig. Pakinggan natin itong mga pahayag na ito at binigyan ng komentary ni Pinay Views and Opinions, isa pa sa mga DDS vlogger na magaling. Dagdagan ko na rin ang aking reaksyon mamaya. Makinig tayo kay Bipinday Sara. Away na tayo. Tapos na yan. Wala na tayong babalikan. Never again. Not to think with the Marcoses. Never again. Pero hindi naman yan, ano mga kababayan, ha? Masama itong sinabi ni Sara. Na, pero di ba ang sabi ng mga relihiyoso na patawarin mo ang iyong aaway, patawarin mo ang iyong ganyan. Patawarin. Pero hindi naman ibabalik, mga kababayan, ang dating relasyon. Nabudol ka na dati, sapat na yon. Kumbaga, kung nabasag na ang baso, mga kababayan, hindi mo na yan maibabalik pa sa dati niyang anyo. Hindi naman ibig sabihin na kalaban tayo na grabe, jumbaga na lang. Pwede naman, ang ibig sabihin lang ni Sara, hindi na tayo magkakaibigan muli. As is na lang, as if ordinaryo ka na, na who you o ganyan. Nagtanong kanina, which is a very legitimate question. Sabi niya, kalaban namin yan. We cannot ever, which is true. Ako, pag may kalaban ako, kalaban na kita for life. Kalaban na kita for life. Oh, mga Marcos, never again. Etong mga nambubuli kay Sara dyan sa ano, sa kongreso ngayon, tumanda kayo, kalaban na kayo for life. Hindi na kita pwede maging kaibigan. Pag sinabi kong magkaaway na tayo, tapos na yan, wala na tayong pabalikan. Tapos? That's a very tao. That's a very, maganda itong, mga kababayan, attitude ni Sara, lalong-lalo na pagdating dyan sa politika. Dahil ang mga politicians, away dito, grabing away, tapos later on, kaibigan na. Tapos yung mga supporters sila, nag-aaway pa rin. Pero ang dalawa, halos magyakapan na. Ayan. Human nature, anger, pride. Wala nga anger, wala ka pride. Kaya tao. Totoong tao si Sara, mga kababayan. Correct. Hindi plastic. Yes. Pero, as I said, in which was announced by Attorney Karen kanina, we can be individually positive. Pwede ka naman, pwede naman magkalaban tayo, kayo dyan. Kalaban ba tayo? Wala pa mag-aaway dyan. Wala. Sa kongreso, marami. Example, magkalaban ko kayo. Kalaban ninyo ako. Of course, hindi na talaga pwede. Hindi na magkaibigan. Hindi na sila pwede magkaibigan, mga kababayan. Pero she can still work with them. Parang magkapitbahay lang ba? Nag-away? Na forever na hindi mag mayroon lang boundary. Yes. Pero you can be positive in your community. Pwede magpositive. Sila ni PBBM, hindi na sila magkaibigan. Pero pwede lang magpositive. Hindi sa drug test, si PBBM, pwede pa rin sila magpositive, mga kababayan. Walang bakbakan ba? Iba kasi itong si BBM, mga kababayan. Pailalim itong tumira. Hindi sa kanya direkta. Para sabihin, mabait ako kuting o ganyan. Pero si Sara, dumidepensa lang . Hindi nga siya tuluyang bumabanat, mga kababayan, kay BBM. At ang sabi, may hawak na siyang video. Sabi, wala natin na kung ano yun. Everything in your power to be positive catalysts in your community. And I can be a positive catalyst in the same community. Kahit hindi magkaibigan at minsan naging kaaway, pwede pa rin mag-work together. Positive, pero wala na yung friendship, mga kababayan, na talagang may trust. No. What? Okay, so magbigay ako ng reaksyon, tama si Pinoy Views and Opinions, I agree, na hindi plastic si Bipinday Sara. Tao lang ako, sabi niya, once nga naging kalaban na kita pang habang buhay. Very frank. Ganyan tayong mga tao, may mga pride kasi tayo . Pag nasaktan yung pride, wala na. Grabe ng ano yan.
forever mahirap mag forgive, mahirap pag ano. That's basically a human nature. Okay. Ganyan tayong mga tao. Maalala ko sa kailan ba 'yon? Yung anniversary ng KOGC. Inamin ni BP Sara na sabi niya, hindi ako katulad ninyo, wala pa ako sa inyong level na love your enemies. Hindi ko pa kaya yan. Nagiging totohanan lang siya. So, itong sinabi niya ngayon na once kalaban na kita for life. Kasi wala pa siya sa inyong level na masunod yung sinasabi ng Panginoon na love your enemies. Ibang level yun kasi iba ang Diyos eh. Tao lang tayo, ang Diyos, iba. He's a God of love. God is love. So, naging magka... Nung una, ang Diyos at tao are best friends. Ginawa nga tayo ng tao for relationship. Para ginawa tayo according to the image of God. Kapakawangis natin ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, relasyon. Okay. So, nung una, magandang relasyon ng tao at ang Diyos. Yung sa Garden of Eden. Eh, sumuway ang tao. Hindi sinunod yung utos. Huwag niyong kainin ang prutas na yan. Sa oras na kainin niyo, mamamatay kayo. Ay kinain, natukso, nahulog sa kasalanan dahil kay Satanas. Na, mula noon, naging enemies na, naging magkalaban na ang Diyos at ang tao. Kaya lang ang Diyos is iba. Diyos nga siya. Siya ang gumawa ng paraan para maibalik ang relasyon ng tao at ang Diyos. In what way? Pinadala niya ang kanyang one and only begotten son na si Panginoong Jesus. Naging tao, nag-suffer on the right time, namatay sa cross, but nabuhay muli. Anong purpose? Para ma-reconcile ang relasyon ng tao at Diyos. So, ngayon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, yung dating magkalaban, Diyos at ang tao, magiging magkaibigan muli. Yun po ang pamamaraan ng Diyos. Kaya, ako, ganyan din ako. Once na, ano, kalaban talaga. Magdumot. Yung iba pa, yung nagatanim ng kawayan. Talagang, sa Mindanao, meron yung tinatawag rido. Ano yung rido? Yung family o clan war. Talagang ubusan ng lahi. Yun ang tao. Kailang iba ang Diyos. Kaya, pasalamat tayo at mayroon tayong Diyos na mapagmahal. Despite our sinfulness, we are nothing before God. Makasalanan tayo lahat. Kailang kinalimutan niya yung selflessness ng Panginoon. Iniwan niya yung kanyang glory sa langit, ang Panginoong Hesus, pumunta sa lupa, nag-suffer na ayun. Ipinakita niya na pwede palang ano. Pwedeng ibigin ang iyong kaaway. But that is a supernatural way. Para magawa natin yon, kailangan tanggapin muna natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? O yun na, yung ebanghelyo. Yung A, accept that you are a sinner. B, believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Tanggapin mo yung pag-ibig, yung kapatawaran. Then letter C, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, is let's commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag magawa natin yon, yon, pwede na nating maibig ang ating mga kaaway. Okay? We can love the unlovable kasi ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin, yon ang magbibigay sa atin ng capacity to love the unlovable. Yon ang magbibigay sa atin ng capacity to forgive, to forget ourselves, and sundin ang Diyos. Kasi, ang greatest commandment ng Diyos is
love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and to love your fellow man as you love yourself. So, yun po ang kaibahan, pag-ibig ng Diyos at ang tayo ng mga makasalanang tao. Sana ang ating BP Sara dumating din ang panahon na, I don't know, sino yung pinaparatangan niya na kalaban na kita for life? Sana darating ang panahon na mag-reconcile din sila.